Pagkatapos daw nilang gamitin tong spray na to, eh para daw sila nagpa-Brazilian blowout. So parang masyadong... Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to be reviewing this Keratin Bond Fix Spray. If you want to know my thoughts about this product, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Alright guys, so before we continue this video, don't forget to hit the subscribe button down below. Click also the bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So for today, ang pag-uusapan natin ay itong Keratin Bond Fix Spray from Ma Cherie PH. So I think it's a local brand. Flash ko na lang dito sa screen kung ano yung mga claims nitong product na to. So, gagamitin natin siya today since kaka-bleach lang ng buhok ko and very dry yung ends niya. As you can see sa video na medyo buhaghag yung ends and dry dahil nga bagong bleach siya. Madali lang naman siyang gamitin kasi isa-spray mo lang naman siya. So, without further ado, let's go to the application. Alright guys, so kakatapos ko lang mag-shower. Towel dry natin yung hair. So, kapag nagtatowel kayo, huwag niyong irarub yung hair nyo. Gamit yung towel, squeeze lang siyang ganyan para mawala yung excess water. And then after that, you're going to use this kind of comb, yung hiwa-hiwala yung ngipin niya, para hindi masira yung natural wave ng hair nyo. Mas maganda daw gamitin yung product kapag medyo dry na yung hair nyo, yung almost dry na siya. So what I'm going to do is, tatapat ako sa electric fan para ma-air dry yung hair ko, and then, saka natin gagamitin yung product. Saka natin gagamitin yung product. So, ito na guys. Damp pa yung sa may bandang likod. So, gagawin ko, hinati ko yung buhok ko sa gitna. Ang gagawin natin, one side, wala tayong ilalagay na spray. Tapos yung other side, lalagay natin ng spray. So, ito yung itsura ng spray niya. Ayan, it's Keratin Bond Fix Spray. So, nandito siya sa 250 ml na bottle. Tapos, ang ganda ng spray niya guys, kasi, kita nyo ba yung mist niya? Talagang sabog siya, kaya maraming nakukuhang parts ng buhok. Kita nyo? Diba ang ganda? And babango rin siya, mabango. So as you can see guys, tuyo itong land dito sa isang side. Ito ay basa. Para hindi tayo mahalo, tatali ko yun nandito. So ngayon, i-air dry ko uli siya sa electric fan para matuyo. Alright guys, so tapos na tayo mag-air dry. So habang tinutuyo ko yung buhok ko, malambot siya kasi kapag nagtutuyo ako, ginaganito ko siya. So habang hinahawakan mo siya, ramdam mo yung lambot niya sa kamay mo. Parang may leave-on, ganun yung effect niya. So guys, ito yung side na nilagyan natin ng keratin bond. Ito yung side na wala. As you can see, mas parang galit yung ends kapag wala kesa doon sa meron. Pero hindi ganun kalaki yung pagkakaiba nila. Diba? Halos pareho lang naman. Kung hindi mo naman papansinin talaga, wala kang makikita ang pagkakaiba sa kanila. Pero, buhaghag yung wala kesa sa meron. Kahit pagsamahin mo sila, see? Pag magkakasama sila, mas mukhang buhaghag to kesa dito. Pero pag tinignan mo sa malayo, teka ha, aliwanag ko. Ayan. Wala naman siya masyadong effect. Ganito na yung bagsak niya kanina pa. Wala namang epekto yung spray sa kanya. Ayan, pag tinignan nyo, mas shining tignan yung nandito sa side na to kaysa dito. So for me guys, wala siyang drastic effect sa hair ko. Siguro meron siyang konting nadadagdag na shine sa buhok. Ang maganda dito, kapag lagi ka nasa arawan, tapos, syempre, nakaka-dry ng buhok yon. Sprayan nyo lang nito para mas ma-moisturize yung buhok nyo. Kasi nakakatulong din talaga siya. Lalo na kanina nung tinutuyo ko, malambot talaga siya sa buhok. Siguro, gagamitin nyo na lang siya kapag exposed kayo sa heat. So guys, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, just leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Lollipop, lollipop.